Alright guys, so hi, welcome back naman po sa aking channel. Welcome back sa MC Studio Music YouTube channel. Okay guys, so as nakikita nyo naman po sa title ng video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin pwedeng, or kung paano ba natin ma-upload ang ating kanta sa lahat ng digital music platform, no? Either Spotify, iTunes, Apple Music, etc. Okay guys, but as long as ikaw po ang gumawa ng kanta mo, okay, nung kantang to, ikaw yung 100%, ikaw yung owner nung kantang to, hindi mo dinownload na kung saan website. Okay guys, as long as ikaw ang buwa ng kantang to, itong video na to guys is para sa iyo guys, ano? So it's either your original songs, original nung kanta, cover songs mo, remix or instrumental lang. Okay guys, ito ay para sa inyo guys, ano? I guess there are two ways. Okay, there are two ways kung paano ba natin i-upload ang ating kanta sa mga digital music streaming platform. Okay guys, so yung number one, ito yung most well-known way, which is music label. Okay, music label, hindi ko na po i-explain kung ano ba yung music label guys, ano? So let's proceed dito tayo sa number two. Kasi itong video na to guys is naka-focus sa number two. Dito guys, number two. Okay guys, as an DIY musicians or independent artist na kagaya ko guys, okay, medyo mahirap talagang i-upload ang ating kanta at mga kumita kasi, ano, parang ikaw kasi gagawa lahat eh, kailangan mong mag-effort kung paano kumita yung kanta mo guys, ano. So let's proceed guys, ano, ito yung number 2 guys, is through music distributor, okay. So may mga few websites, actually maraming website ngayon guys, okay, maraming music distributor. And alright, so website, isasubmit mo yung kanta mo, i-upload mo sa website, and then through that website sila yung mag-distribute ng kanta mo sa lahat ng music streaming platforms, no? Spotify, iTunes, etc. Okay? And then if ever na may stream yung kanta mo or may download, siyempre may bayad yun, di ba? So sila yung mag-collect ng royalties or kita ng kanta mo, and then by then mapupunta sa iyo. Okay? So music distributor guys, you know. Alright guys, so may mga isasuggest ko kong music distributor, okay, third party na sa inyo guys, and then explain ko kung ano man lang po yung alam ko, at kung may alam po kayo, pwede nyo pong i-comment below, pwede nyo pong i-correct, okay, kasi tao lang, nagkakamali lang guys, ano. So explain ko po yung mga pro and cons na alam ko lang, okay guys, ano. Okay, so number one is Root Note. Okay, Root Note guys is medyo matagal na sila sa industry, parang pagkakaalam ko is since 2003 ata sila nandito na. Okay, so sila yung most common distributor na ginagamit, halos karamihan na ginagamit dito sa Asia, okay? Okay, so I think because they are specializing in Asia guys, ano? China or basta sa Asia guys, ano? So Root Note guys, ano? So yung tips sa Root Note guys, may dalawang versions or may dalawang plan, okay? Tawagin natin plan, okay? Yung isa is free plan, walang bayad, of course. And then number two is yung pro, okay? Pro. So yung free plan, guys, is original songs mo. Isasubmit mo sa kanila, i-distribute nila sa lahat ng music platform, and then generate ng royalties, income, then buo sa inyo. Okay, guys, yung free is 85% po ng royalties na kikitain ng kanta nyo, mapupunta sa inyo, and then 15% is sa kanila, okay? 15% sa kanila, ito yung po yung free, okay? And then pro is 100% na royalties na kikitain ng kanta mo is para sa iyo, pero may bayad na upfront. I'm not sure kung magkano, 100% of course sa iyo yung royalty kasi may binayaran yung upfront guys, okay? And then okay, so pro and cons naman tayo dito sa Root Note guys, no? Dito lang po sa pagkakaalam ko guys, no? Kung may alaman po kayong medyo hindi ko na explain or may mali ako, pwede niyo pong i-comment below, pwede niyo pong i-correct, okay? Okay guys, so in Root Note guys, may dalawang plan, di ba? Pre at pro, okay? Okay guys, so yung good things dito sa Root Note is of course yung free, okay? 85% sa inyo, especially pag yung nag-uumpisa ka lang na independent artist, ano? Pag hindi mo pa alam kung paano marketing, kung hindi mo pa alam kung paano i-market yung kanta mo, i-pop-up or tawagan, i-advertise yung kanta mo, I'm suggesting guys na take the free, okay? Free kasi wala kang babayaran kung na-upload mo lang doon. Alright guys, so and then halos lahat ng music streaming platform pwede nilang i-distribute ng kanta mo doon guys, which means
the more na music platform, guys, the more possibilities na maraming tao makarinig ng kanta mo. And then, at the same time, of course, di-generate ng royalties kita ko dun sa kanta mo, guys. No? So, and then, ano pa ba? Pwede ka kumita sa SoundCloud, guys, okay? Pwede lang i-monetize yung SoundCloud mo. Hindi ka na punta dun sa SoundCloud specifically, and then babayaran yung SoundCloud. As i-upgrade mo yung account mo SoundCloud Pro, hindi na, guys, through sa kanila lang, gumamit ka lang ng free plan, pwede nilang i-monetize yung SoundCloud mo, okay? And then one thing, yung bagong partner nila is Facebook. Yes, guys, pwede po nilang i-monetize sa Facebook yung kanta mo. Halimbawa, may gumamit ng kanta mo sa Facebook, parang, ayun, may royalties na makukuha, may royalties ka makukuha, which is, i-collect nila, then mabuta sa'yo, guys, ano yun. And then may mga, pero yung cons, guys, yung parang ayaw ko na, hindi ko gusto dito sa road note, guys, is yung delivery ng kanta natin, guys, sometimes it will take isang buwan, okay? Sometimes, mga 1 week lang, nasa stores na, sometimes 1 month, depende, guys, ano? And then, so I think yun lang po yung alam ko. Okay, guys, and then, so yung pro, guys, is ganun, halos ganun din po yung ano, parang pinagkaiba lang nila is 100% sa'yo, may yung royalties, pero babayaran mo sila ang front, okay? So yun po yung root note. Yung link po ay nasa baba, guys, and then ma-explain lang po ako, guys, ano, yung link na ilalagay ko po sa baba, dito sa root note lang, ano, sa root note lang, ano, is referral link po, ano, frankly speaking, guys, yung sa referral link, pag-clinic mo po yun, o nag-registered kayo sa referral link na yun, is kikita po ko ng 2% sa lahat ng kita mo. Pero, hindi yung 2%, guys, hindi po galing sa 85% na sa'yo. Halimbawa, pag pre ang kinuha mo or sa 100%, hindi po magagaling doon sa'yo. Yung 2%, guys, is manggagaling sa kanila. Okay? Hindi po mababawasan yung kita mo. Sa kita mo sa root note, guys, pag clinic mo yung referral na link na sa baba, guys. Ano? So, makakatulong ka sa akin at the same time, natulungan kita kung hindi mo alam itong root note, guys. So parang give and take lang tayo, guys. Parang win-win situations, okay? Alright, guys. So let's proceed sa number 2. Okay, sa number 2, guys. Ito, medyo matagal ko nang ginagamit ito. Yung kanilang customer service is tip-top, okay? Napakabilis silang mag-response. And then yung kanilang audio interface or yung kanilang website interface is napaka-friendly user. Okay, so ano ba ito? Is Sound Drop, okay? Sound Drop. So, ito po ay free, okay? Free. Wala po silang pro or free plan of kung ano din. So, but at the same thing at root note, sa free plan, 85% po sa'yo, 15% sa kanila, okay? So, 15% sa kanila. And then, good things dito, guys, is pag may cover songs kayo or remix, guys. Kasi itong Soundtrap, sila yung pinakamura na magla-license ng inyong cover songs, okay? Or remix. Yung hindi mo totally 100% own the rights of the songs, yung parang of course yung cover songs mo lang, yung parang kanta ng iba ginawa mo, kinover songs mo, pero as long as lahat po ng instrumento doon is sa'yo, wala kang kukunin sounds galing sa original songs, lahat po ng instrumento, lahat ng tunog is galing sa'yo, ikaw gumawa. So ito, guys, okay? So Soundtrap, guys, so ang babayaran nyo lang po dun sa remix or sa cover song is $10, is which is actually $9.99, guys. So i-convert natin sa 10 kasi 1 cent na lang, 10 na yan, okay? So babayaran po ni, so ang babayaran lang po ninyo is $10 lang, guys, ano? So yun, so sila nang bahala mag-license ng cover songs mo, remixes mo, pero guys, depende sa owner ng kanta, ng singer ng kanta, or ng management ng kantang i-cover nyo, guys. Alright, guys, so yun, malalaid yung cover songs mo sa Spotify, iTunes, guys, ano. So yun po yung sa cover songs or remixes, pag di mo po own yung 100% right ng kanta, kinover mo lang or remix mo lang, buy ka ng $10, sila nang bahala, Soundtrap, sila nang bahala sa lahat ng license ng kanta, okay? And then, yun. Royalties, guys, on royalties things, 85% sa inyo at 15% sa kanila, okay? Alright, guys, so yun po yung dalawang free music distributor na isa-suggest ko sa inyo, guys. Well, even though na alam ko marami pa dyan music distributor na pwede natin gamitin. Alright, kasi pag isa-isahin po natin, sobrang dami po talaga, guys. It's up to us, independent artists, na maghanap which one, alin ba, or kung ano ba yung sakto sa ating mga kailangan as independent artists, guys. So it's gonna be up to you, guys. Up to you
kung ano man yung pipiliin nyo guys doon sa distribution. Okay guys, so let's proceed guys. Itong dalawa naman is ito yung may mga may bayad but may mga pro and content guys, ano, of course. So yung number one guys is TuneCore, parang may may TuneCore is may monthly and then may yearly subscriptions which is 100% naman po ng royalties ng kanta mo is mapapasayo. 100% guys sayo, okay? And then second, yung last po na sasuggest kong music distributor is DistroKid. Ito yung most common way na paid versions ng music distributor guys. So halos karamihan ng mga kilala kong sikat or mga kilala nating sikat na independent artist, ito yung gamit, DistroKid guys, ano. So ganun din po, may monthly and then yearly na subscriptions and then 100% pabunta sa inyo. Or guys, and then the difference between dun sa paid versions na sinabi ko and then sa free versions guys is yung kanilang service, okay, services guys. Yung basically yung paid versions is mabilis yung kanilang response sa lahat ng problema. Pag may problema ka, customer service, mabilis yung kanilang response. And then the delivery of the songs guys basically will just take 24 hours or a day or two na live na po yung kanta nyo. And then compared to free versions guys, yung some free music distribution na ginawa ko guys, basically it will take them a week or sometimes a month before your songs will be live in Spotify or iTunes on any music platforms guys, ano. So so yun po guys, ano, so sana nakatulong po tong video nito guys sa mga independent artists na gaya ko guys. At yeah, don't forget to check out my Spotify account guys. So, yung lahat po ng kantang ginawa ko guys, ilalagay ko link nasa baba or kung saan-saan man dito, kung saan gagawin ko ng paraan. Pero pasensya na, hindi po ko ganun kagaling mag-edit. Okay, so don't forget to subscribe to my channel. So, kung nakatulong po tong kanta, kung nakatulong po tong video nito guys, i-share niyo po to sa mga kaibigan yung music producer or independent music producer na nag-ahanap ng paraan kung paano ba kumita, okay, mag-generate ng income or royalties as an independent producers guys, mga gaya ko guys. So i-share niyo po sa mga kaibigan nyo at pinaka-importante guys, subscribe na guys, at least panupaabutin po natin ng 1,000 guys, ano, para naman of course mag-generate na din yung YouTube channel po guys, ano, ma-approve ng YouTube channel. So hanggang dito lang po, sa ulitin, MC Studio, ciao!